Makukulay na mga vintas, pamosong mga moske at mayamang kultura. Diyan talaga nakilala ang probinsya ng Sambo. Pero alam nyo bang kayang-kaya din ang lugar na ito na makipagsabayan lalo na kung turismo ang pag-uusapan all the way in Mindanao? Sa katunayan, hinirang pa ito bilang the safest place to visit ng bagong pamahalaan. Kaya samahan ninyo kaming mag-travel by land, sea, and air. Libot, ikot, sabay kain ng kanilang mga pinagmamalaking local na delicacies. Kaway-kaway at mag-enjoy. Sabay-sabay nating isigaw, Hola, Sambuanga! Land, air, and sea. Amoy pa lang ng sariwang hangin, alam mong ikaw ay nasa Sambuanga Peninsula na. Ito ay nasa Region 9 na nasa katimugang bahagi ng Pilipinas. Binubuo ng Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, at Sambuanga Sibugay. Mayaman sa magagandang lupain para pagsasaka, paghahayupan, at maging ang pangingisda ay kabuhayan dito dahil sa malawak nitong dagat. Isang tradisyonal na sasakyang pandagat o bangka ang Vinta na matatagpuan sa pulo ng Mindanao. Ang makulay ng mga banderitas nito ay simbolo ng makulay nilang kasaysayan. At hanggang sa ngayon, ginagamit pa rin ang mga Vinta sa kasalukuyan na kilala dito bilang transportasyon sa Mindanao. Buenos dias, Sambuanga! Naiiba talaga ang uri ng kanilang pananalita, ang Chavacano. Ito ang tawag sa magkahalong wikang Kastila at lokal na dialekto. Ginagamit din ang salitang Bisaya, Tagalog at Ingles. Sa loob ng isang oras at 50 minuto na safe and efficient na biyahe, sakay ng Air Asia, mararating ang Sambuanga City. Bienvenido, Sambuanga! The pride of Mindanao and the city of flowers. John, congratulations! Isa kayo sa pinakabatang nagwagi bilang mayor dito po sa Sambuanga. Thank you, Ma'am Corina. Kumusta po ang peace and order dito sa Sambuanga ngayon? We are very happy na we are very peaceful. Hopefully, tuloy-tuloy para maraming mga turista ang papasyal dito sa Sambuanga City. So kahit parang saan ako tumingin ngayon, ang daming tao. So kumusta naman po ang tourism ngayon? Yes, we are getting by, especially with our alert level 1 status. Paunti-unti na pong dumadami ang flights from Manila, Cebu, and Davao. Wow! 40% ng lupain ng Sambuanga ay pasyalan. Mayaman sa magagandang tanawin at mga beach. At ito'y mararating ng Bangkang de Motor. Isa sa mga dinadayo ng mga turista ang famous Santa Cruz Island na matatagpuan sa Basilan Strait at aabot ng 4 na kilometro ang layo mula sa Sambuanga City. Kakaiba ang dalampasigan dito. Nagkukulay pink ang mga buhangin. Nag-island hopping paradise ang Team Sambuanga ng Rated Corina. Mamamasyal din tayo sa 11 islas. Kaya, handa na ba kayo? Sa 11 isla, 4 dito ang bukas sa mga turista. Unang destinasyon ang Bisaya-Bisaya Island. Nakakamangha ang pagtapak natin sa beautiful, fine, white sand beach. Nag-snorkeling! Nakaka-relax din na makita ang stunning rock formations. O hindi ba? Nakakamangha? Wow, talaga namang Instagrammable ang infinity pool dito. Ang Siramon Island naman, napapalibutan ng matatayog na puno ng niyog na pwedeng-pwedeng akyatin, pitasin, inumin, at kainin ang sariwang laman ng mga buko. At take note, nang libre ha! Sa Siramon Island po, pwede mag-swimming, snorkeling, mag-scuba diving. Doon po makikita yung nest laying ng pawikan na hawksbill. Tahimik, pero parang awit sa pandinig ang hampas ng alon sa dalampasigan ng magandang Playa de Isabel. Sa Bubu Island naman matatagpuan ang small community. Hindi pinapayagan dito ang naka-beach wear. Pagbibisita sa mosque bilang respeto sa kanilang kaugalian.
Another great attraction ang White Sand Beach sa Baong-Baong Island. Pwede ka ring mag-hiking hanggang sa marating ang tuktok ng Burol na matatanaw ang makapigil hiningang ganda ng Zamboanga Peninsula. Kabuhayan po ng mga tao dito sa 11 Islas yung tourism. Nagbabalikan na po, dumadami na po yung mga turista. Nabuhayan na po ulit kami ng loob namin kasi may mga kita na po kaming ulit. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Wow, ang gaganda naman talaga, di ba? Type ko ang mga kulay. Ang cute! O hindi ba pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho at pamamasyal, mamimili naman tayo ng mga pasalubong kung saan, syempre dito sa kilalang kilala na Canelar Barter Trade Center dito sa Zamboanga. Kung saan ang mga bilihin, hindi lang gawa sa Mindanao, gawa pa sa Thailand, Malaysia at Indonesia sa murang halaga. Mura lang ba talaga? Opo, murang-mura. Ay, mura-mura para kayong choir ha. Para makabenta sila siguro kaya ganon. Pero talagang yan ang natatagpuan natin, ang gaganda. Kaya tara na, shopping na! Pinasyalan din namin ang Yakan Village. Sila ang katutubong Yakan na sinaunang nanirahan sa probinsya ng Basilan. At isa sila sa finest weavers o manghahabi sa Pilipinas. Ang hinabi nilang colorful design na geometric pattern na suot, ipinagmalaki ng 2018 Miss Universe Catriona Gray sa kanyang video presentation ng prestigious beauty pageant ng buong mundo. Sumikat din sa Zamboanga ang export quality ng kanilang exotic na mga prutas na durian, marang at mangosteen. Pero hindi mahal ang presyo. May promo at affordable naman ang accommodations sa magagandang hotel sa pagbubukas na yon ng turismo dito. We have 241 rooms. So we have premier rooms, deluxe rooms that can cater to both business and leisure tourists. So aside from that, we have our MICE facilities, we have a convention center, we have 12 different function rooms that can accommodate from 50 to 1,000. We also have a theater. We have the cafe restaurant. Kung nabusog ang mga mata sa inyong mga nakita, sa atin namang food trip, ma-experience ang impluensya ng colonial period sa Zamboanga ng iba't ibang pagkaing hinahanda nila sa kanilang mga bisita. Spanish-inspired cuisine ang paella at lengua estofado. And for American, meron silang steak. For the Japanese, meron silang tempura and fresh tuna sashimi. Natutunan din ang mga Zamboangueño ang pagluluto ng patatim dahil sa makasaysayang mga trading nila sa mga Chinese. And for the native, for the local, we have the beef pulma. These are the local cuisines that the local people love. At ang sabi nga dito, you have not completed your trip to Zamboanga if you don't try the curacha. Parang magkamukha ng itsura ng alimango at lobster, ang curacha, na matatagpuan sa karagatan lang ng Sulu at Zamboanga. Ganito pala ang pagluluto nito. Talagang kulay orange na bago papakuluan ang curacha. At pagkahango, saka ibubuhos ang sarsa. Ito ang kilalang-kilalang Alavar sauce na ginawa ni Maria Teresa Alavar Camins. Ayan ang finished product, ready to eat with kanin and coconut vinegar. Inggit kayo, no? Punta kayo ng Mindanao dito sa Zamboanga. Wale na talaga ang diet sa pagkain ng seafoods dito dahil bongga talaga ang yamang dagat mula sa karagatan ng Sulu at Zamboanga. Sentro ng kalakalan ng Zamboanga City sa Mindanao. Dito magkasundo ang mga Kristiyano at mga katutubong Muslim. Kung tutusin, iisa lang naman talaga ang ating lahi. Kaya hindi nakapagtataka na gawaran ng safest place to visit in the Philippines ang Zamboanga ng bagong pamahalaan ni Presidente Bongbong Marcos.
Ang Zamboanga ay isang natutulog lamang na probinsya na handa ng bumangon at umalagwa sa ganda ng lugar, sarap ng mga pagkain lalo na ng mga seafood at katangi ang taglay ng mga lokal dito, sigurado ang pag-unlad ay mapapa sa kanilang mga kamay. At kung mapapanatili ang kapayapaan na ngayon ay ramdam na ramdam sa buong probinsya, hindi nakakagulat na magiging top of the list ang lugar na ito sa pinakapaboritong destinasyon para sa bonggang bakasyon. Hola, Zamboanga! Sa mahabang panahon, hindi pa rin natutuldukan ang gera laban sa mga taong walang awa at malasakit sa mga hayop. Patuloy pa rin ang pagmamaltrato at pang-aabuso sa mga aso at pusa sa kalye. Ang masakit pa, ang kanilang karne talamak pa rin ibinebenta kahit na ito ay labag sa batas. Huwag naman po sana tayong ganito dahil tulad ng mga tao, may batas at karapatan din ang ating mga alaga at kahit ang mga gumagala. Itigil na ang ganitong krimen dahil bawat isa sa atin dapat may say. Walang urungan at sabay-sabay nating ilaban ang Animal Rights Protection. Pantanggal ng ating mga stress. Sila rin ang sagot sa ating madalas na pagkabagot. At ang source of happiness na sila ang may dala talagang walang katumbas na halaga. Walang iba kung hindi ang pagmamahal ng ating mga lovable na mga alaga o pets. Ang ilan sa mga pinagpalang mga doggies abay buhay Reyna at Harry sa kanilang mga fur parents. Hindi rin papakabog ang maraming cute na mga pusa na masarap din ang buhay. Pero hindi tulad nila, napakaraming mga aso at pusa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso at inilalaban ang kanilang buhay sa mga walang awang nilalang na pumapatay at kumakain pa sa kanilang uri. Sila ang ilan sa mga rescued na mga hayop mula sa lansangan sa iba't ibang bayan sa Central Luzon. Mga nasagip sa katayan ng aso, pinulot sa mga kalsada dahil gutom, may sakit, namamatay, inabandona. At binigyan naman ng tahanan at malasakit ng kilalang grupo ng mga bayani ng mga hayop, ang Animal Kingdom Foundation ng Kapas Tarlac. Ang Animal Kingdom Foundation o AKF ay isang non-government organization group na nagpapahalaga at nagpoprotekta sa mga hayop. Nabuo ang kanilang organisasyon taong 2002 sa likod ng namayapang Briton na si Charles Leslie Wartenberg. Isa siyang banyaga na pumunta ng Pilipinas at lumalaban sa mga nagkakatay ng aso sa Baguio. Ayon sa Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998, sinumang tao na kasama sa kahit na anong klaseng pang-aabuso, pagmamaltrato o pagpapabaya sa hayop ay paparusahan ng pagkakakulong ng mahigit isang taon hanggang 2 taon pa at may multang hindi bababa sa 100,000 piso. Samantala, para sa mga mahuhuli namang kumakain, nagbebenta at bumibili ng karne ng mga aso, papatawan ng 1 hanggang 4 na taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 5,000 piso. Siyempre nakipag-ugnayan siya sa mga ibang grupo dito before, including yung Task Force Jericho, no, at that time, yan yung isang special force sa police. At nakipag-ugnayan sila dito at nagsimula silang mag-raid, manghuli ng mga dog meat traders. Maliban sa pagsagip sa mga kakataying aso, binibigyan din ng AKF ng pansamantalang tahanan ang mga rescued na mga hayop na ito. At mula nga sa pag-rescue, pagbibigay ng tahanan sa mga aso at pusa, may programa rin sila sa rehabilitation at pagpapaampon ng mga hayop. At hindi rin naman lingid sa inyo na ang inyong lingkod ay isa ring palaban para sa mga programang nagtataguyod at nagmamalasakit sa mga hayop, lalo na sa mga aso at pusa. Kaya, kaisa po ako sa kanilang advokasya. Sa katunayan, taong 2016, personal akong nagpunta sa Animal Kingdom Foundation sa Tarlac
At doon binisita ang mga aso at pusa na kanilang kinupkop at inaalagaan. Yung mga aso po kasi natin, no, wala po silang kakayahang magsabi, no, kahit na pinagmamalupitan na. Actually, nasasaktan sila, nalulungkot. At wala silang kalaban-laban sa tao. Dahil pareho kami ng intensyon para sa mga hayop, tumutulong na rin po ako sa pagsagip sa mga aspin. At parte po ako sa kanilang Adopt a Rescue Program. Para matingnan ang... Marami rin siyang rescues, nagtutulungan kami doon sa mga rescues niya. And we were working together on the rescues, on adoption, and in fact, series of mga medical missions namin ay funded by Corina. And it was nice because kailangan natin ng boses, ng katulad ng boses ni Corina Sanchez. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Mula 2002 ay mayroon ng mahigit sa 1,000 aso ang kanilang nasasagip at ang ilan naman ay kanilang kinupkop at naipapaampun. Lumilibot na rin ang AKF sa buong Luzon at katuwang ang 1 kilalang mall. Sa Metro Manila, nagsasagawa sila ng 1 maliit na event kung saan pwede kang umampon o makapag-adopt ng 1 rescued pet o kaya naman ay maging sponsor. Sa pagtulong at sa pagsagip ng mga hayop, kailangan po napapa-adopt natin sila, nabibigyan natin sila ng bagong pamilya para makakatulong pa rin po tayo sa mga ibang hayop na nangangailangan ng tulong. Habang may napapa-adopt po tayo, may napapabigay tayo sa bagong pamilya nila, meron na pong bagong lugar sa shelter namin sa Capas Tarlac para makasagip na po kami ng bagong aso at pusa. Nagbibigay din ang Animal Kingdom Foundation ng free seminar sa bawat pupuntahan nilang syudad. Nagtuturo ng mga tamang paraan sa pag-aalaga ng mga hayop. Siyempre, hindi mawawala ang libre nilang anti-rabies vaccination at deworming. Mula April, March this year, no, sa Robinson's Magnolia po kami nagsimula. Nagdadala po kami ng mga aso at pusa dito sa Metro Manila para po maihatid ang aming mga rescue sa bago nilang pamilya. Ito si Mon Mon. Nasagip sa Dasmariñas, Cavite noong 2021. May tumor sa kanyang ulo, kaya inabandonan ng kanyang amo. Nang maoperahan at makarecover si Mon Mon, agad may umampon sa kanya. Ito na si Mon Mon ngayon. Masayang-masaya kasama ang kanyang proud fur parent na sina Karen at Mark. Ngayon na nasa mas mabuti na siyang lugar, nasakasama sa amin, nakikita mo pa actually din sa kanya na sobrang tuwang-tuwa niya, sobrang active, sobrang playful at yun nga po eh, buti na lang ano, talagang na-rescue siya. Hi! Tulad ni Mon Mon, si Sophie ay nasagip din sa kalsada ng AKF. 2021 ang makita ito sa 1 karton sa Mendiola sa Maynila. Butot balat at kawawang aso, may mga sugat pa sa katawan. Abril ng taong ito, kinupkop at nagkaroon na ng bagong pamilya si Sophie, ang pamilya De Leon sa Makati. At ito naman si Kona, nasagip sa 1 katayan sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Mailapat takot dati sa tao si Kona. Pero nang makaramdam ng tunay na pagmamahal sa 1 fur parent, si Kona ngayon ay isa ng masigla at sobrang sweet na aspin. Buhay prinsesa pa nga siya sa pamilya ni Suzette at Congressman Manny Lopez. At mula sa pagsagip sa mga aso mula sa mga walang kaluluwang mga slaughterhouse, pag-aampon at pag-aalaga sa mga inabandona, pagbibigay ng mga seminar sa mga pet owners, ang 2 ektaryang Animal Kingdom Foundation Rehabilitation Center may bagong pakulo. Ito ang kanilang Bed, Bark and Breakfast. Bed, Bark and Breakfast is parang camping, mini camping and staycation. Ito ay napakapayak lamang pero ang number one na aming ipinapakita dito ay you can bring your pets. You know, they can play, you can off-leash them, you can stay here with us. At the same time, mahabang nandito ka rin, pwede ka rin tumulong maging volunteerist sa amin dito sa rescue center.
Ito ang isa sa mga pasyalan na welcome ang ating mga loving pets. Pero ang isa pang atraksyon dito, ang cage-free na mga manok para makapag-produce ng stress-free na mga itlog. Ang galing, hindi ba? Share your time. Pwede po tayong mag-volunteer sa rescue center. Tumulong sa pagpapakain, paglilinis ng mga kennels, pag-socialize. These are important elements of our adoption program. Sa mahaba-habang gera pa para makamit ang kaligtasan at karapatan ng mga hayop, umasa po kayo na lagi akong nakamasid at ang AKF para sa lahat ng mga aso't pusa at iba pang mga hayop upang wala nang masaktan pa at magbuwis ng buhay ng walang kadahilanan. At sa pagdiriwang ng International Homeless Animals Day, ating tandaan ng ating mga alaga ay parang tao rin. May pakiramdam, nagbibigay ng kaligayahan at pagmamahal. Kaya huwag nating sasaktan. Dapat pa'y alagaan at mahalin dahil hinding-hindi nila tayo iiwan. Silang ating mga tunay na man's best friend. At para sa lahat sa inyo na may puso para sa mga dapat isalba ng mga animals, ang kaunting tulong na donasyon ay malayo po ang maaabot. Maging bayani para sa mga kawawang hayop. Papatawa at mga hirit na kakaiba, dyan nakilala ang komedyanteng si Donita Knows. Pero bago pa ang kanyang Wish Upon a Star na maginhawang buhay, sangkaterbang luha at pagsubok ang kanyang naranasan din, tulad ng marami sa atin. Paano nga ba nag-align ang kanyang mga stars at naging tunay siyang bituin? Sino ang kanyang naging fairy godfather para magkaroon ng happily ever after? Tara na! At buksan na natin ang makulay na libro ng buhay ni Cinderella Comediana. Kapag ang bata makulit, pinapalo sa puwit. Pero pag ang jowa makulit, hindi na makakakupit. Pwede ba yun? Ang ganda mo ngayon, glass skin ka ngayon. Ay, ang ganda ka rin. Ikaw din, ang ganda mo, glass skin ka din. Glass skin talaga, oo. Pero basa. Ang ganda-ganda mo naman. Saan siyempre. Pinagli ako sa Apple. Oo, oh, ang ganda. Ikaw, saan ka pinagli? Sa Apple din. Ha? May uod nga. Ganda okay. Naman na ilong mo. Siyempre, kasi pointed yan. Ano sa'yo? Disappointed. Once upon a time, siya ang itinanghal na isa sa pinakamahusay na stand-up comedian. Benta lahat ng pasabog maging sa telebisyon dahil ang kanyang bawat hirit sa patawa siguradong tumatatak at trending. Siya si Rodelio Solano o mas kilala bilang Donita Knows. Pero saan nga ba hango ang kanyang screen name? Bukod sa idolo niyang aktres na si Donita Rose, prominente kasi ang tangos ng kanyang ilong kaya pinagsama at nabuo ang bansag na Donita Knows. Si Donita talaga. Hi, Donita. Of course, my idol for life. Si Gambal. Ano, gusto ko talaga siya dati. Noon pa. Yung buho ko dati na nag-aaral ako. Ganyan. Puro ganito. Ganyan. As in flat na. Ganun kasi si Donita dati. Ganyan na ganyan ako dati. Ah, mag-nose ka na lang, sabi ng friend ko. Total matangos ilong mo. Donita Knows. Iyon. So, totoo. Totoong ilong ko. Huwag kang ana dyan. Pero pagkatapos ng palabas at wala na ang mga uhaw sa kanyang jokes, sumasampal na kay Donita Knows ang masamang biro noon sa kanya ng mapait na kapalaran. May natatandaan ka bang isang specific na pagkain na gusto mo siya noon pero hindi mo makuha-kuha? Tinapay lang. Naalala ko kasi nila. Sorry. Bakas pa rin sa lamlam ng mga mata ng komedyanteng si Donita Knows ang mala fairy tale story ng kanyang buhay na nagsimula sa matinding pagsubok sa kanyang kabataan. Ay, ano yung ano ko? Sundo! Ikaw? Pag sa kanya, dito lang. Para pag si Billy. Okay. Kapit ka po, ma'am, ng mabuti. Taliwa sa kinang ng mga ilaw na nakatutok sa kanya ngayon tuwing siya ay nagpe-perform. Sa murang edad ay kailangan niyang magbanat ng buto para maitawid ang pang-araw-araw na pagkain nilang pamilya.
ang tatay niya kasi na dapat ay haligi ng kanilang tahanan. Pinabagsak matapos ma-stroke. At the young age, natutunan akong dumiskarte sa buhay, magtinda ng plastic sa palengke, magtinda ng yung saging sa karton na tinutulak, na tinutumpok-tumpok, ganon. Tapos natinda ako ng pandesal sa madaling araw. Yung pandesal na nakalagay sa karton, tapos may takip na tela para hindi siya lumamig. So parang ganon yun. Yung mga natatandaan ko dati. Pero ang karanasan niya sa kanyang ama noong siya ay musmus pa, hindi nawala sa kanyang alaala. Simula kasi nang magkaisip, alam na noon ni Donita na hindi siya ganap na lalaki. Hindi niya ito naitago. At sa tuwing kekembot o magiging malambot ang kanyang mga kilos, ang mismong ama niya ang naging una niyang detractor. Dahil sa sakit niya, mainitin ang ulo niya, nananakit siya. Physically, binubumbog niya talaga kami. So, dumarating sa point na awang-awa na yung nanay ko kasi 12 years old pa lang ako, maliit pa lang ako, diba? So, alam kasi ng father ko na medyo lalambot-lambot na nga ako, medyo may pagkabading. So, parang mainit talaga ulo niya sa akin, mainit dugo niya sa akin. Ako palaging puntirin niya pag nagagalit siya. So, halos araw-araw kami nabubugbog. Sapak dito, suntok doon, bugbog sarado ang inaabot ng baking bata noon. Kasabay ng pagtitiis niya sa bawat latay at black eye na anlibigay ng kanyang tatay, ikinubli ni Donita ang mga hikbi habang malakas naman ang sigaw ng kanyang kumakalam na sikmura. Dati kasi nung teenager ako talaga, elementary pa lang talaga natandaan ko na elementary pa lang, sobrang hirap talaga namin. As in, walang-wala. As in talagang asin lang ulam namin. Literal, ganon. Sa kagustuhan ng kanyang ina na mailigtas siya sa kalupitan ng kanyang ama, dinala si Donita sa probinsya at iniwan sa kanyang tita. Pero tulad ni Cinderella, dito na nagsimula ang heavy drama sa buhay niya. Ang tiyahin naman niya ang naging kontrabida sa kanyang pagiging diva. At sa kulahat, kinuha niya ako. So yun yung time na parang nagpasalamat ako, Meg. God, thank you kasi natapos yung paghihirap. Kasi ang hirap talaga. Kumaalala ko lang. Sa edad na 12 anyos, si Donita na ang naglalaba. Nagluluto, naglilinis sa bahay. Ang sabi ko sa'yo, maglinis ka, di ba? Huwag kang tamad, pinapalamon kita dito. Lahat ng ito dahil sa pakikisama dyan sa tiyahin para sa libreng tirahan at pagkain. 12 years old ako, habang naglalaba ako, nagsasaing ako kasi gusto ko matapos lahat ng trabaho ko ng umaga. Tapos ang ginagawa ko, pag gutom na ako, ako yung umamalengke, ako pinapamalengke nung tiyahin ko. Ang ginagawa ko, tinatawaran ko yung mga binibili kong isda, gulay, hanggang sa makaipon ako ng kahit 5 piso, tapos hibibili ko ng tinapay. Kasi gusto kong kumain dahil gutom na ako. Feeling ko hindi na ako lumaki sa sobrang trabaho. Kasi pag naglalaba ako, wala silang gripo, balon. So, 12 years old, magbabalon ka ng sobrang dami. So, binabalon ko lahat yun. As in, talagang yung lahat ng lakas ko, magkukusot, mga ganun. Tapos mag-iigib ako ng tubig. Malayo eh. Walang nawasa mismo sa bahay. So, iigibin ko, nalakarin ko pa yung malayo. Tapos, magbipit-pit ako ng galon na yung uso dati ng ganun, dalawahan. Ako ginagawa ko apat, magkatalikuran yun, ganun. Kasi gusto ko matapos agad. Ayoko nang bumalik dahil medyo malayo. 4 long years, tiniis ni Donita ang ganitong setup sa buhay. Hanggang sa wakas, siya ay binalikan ng kanyang nanay. Yan pa rin ginagawa mo sa anak mo. Anak, halika na. Nang makagraduate siya ng high school, ang kalam pa rin ang sikmura niya ang kanyang numero unong daing. Gutom pa rin ang kanyang kalaban. Natuto siyang pumasok sa iba't ibang mga racket. Naging makeup artist. Tagapindot ng mga kanta sa KTV bar. At namasukan bilang janitor. Pero sa lahat ng kanyang racket, ang pagiging janitor ang hindi malilimutan ni Donita Knows. Lalo na ang close encounter niya sa mga maruming kubeta na mano-mano niyang kinudkod. At naging saksi sa pagkain niya ng mga tira-tira ng kanilang mga customer. Magkalaman lang ang nagre-rebolusyong tiyan.
Mahirap yung buhay. Sobrang hirap that time talaga ko maaalala. Actually, kung naaalala ko talaga siya, naiiyak ako. Kasi hindi ko ma-imagine na dati ako sa point na gano'n na yun nga, kakain ako ng tira-tira ng mga customer. Pero tinanggap ko yung kasi, kaysa magutom ako, diba? So, realidad, pag ang tao gutom talaga, kung ano yung meron nandyan, na pwede mo pang kainin, kakainin mo talaga eh. Kaya yung mga nakita ko sa kalsada na kumakain ng mga sa basurahan, alam ko yung gutom nila. Pero dahil sa kanyang sipag, nag-level up siya at naging dishwasher hanggang sa naging service crew. At dito na niya nadiskubre ang husay niya sa hosting hanggang sa makapasok siya sa comedy bar. Dito siya nahasa ng husto at lumabas ang brilyo sa pagpapatawa. At akalain yung sa isang pakonte sa TV pala niya makikilala ang kanyang fairy godfather. Ang TV show na nga kaya ang magbibigay sa kanya ng kanyang happily ever after? Huwag bibitiw ang pagpapatuloy ng kwentong buhay ni Donita Knows. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ako din, isa lang. Patay tayo dito. Puting-puti ang mukha natin pagkatapos ng palatuntunang ito. Mukhang marami-rami ang nilagay sa akin ni Ginoong Dingdong Abansado, ha? Mukhang marami-rami. Mukhang may galit ka sa akin, Ginoong Dingdong Abansado. Mula entablado ng comedy bar, naging darling of the masses siya sa primetime TV na si Donita Knows. Yan ay dahil sa kanyang knight in shining armor / fairy godfather. Dahil sa sobrang katsikahan ko at madaldal, ginawa kong party host. Tapos si Kuya Will, oo, I love you, Kuya. Ano siya, nag-guest siya ng mga stand-up comedians. So, ilang beses ako nag-guest sa show niya. Sa hosting, malinaw ako magbasa, malakas yung boses ko, masigla ako, mga ganyan. Doon, yun yung ano na, yung time na parang naano niya ako, na parang, baka pwede to, tinry niya. Mula noon, kali-kaliwang mga shows na ang kumukuha sa kanya. Dahilan para siya ay makaipon. Pero hinarap niya ang pagpapatawad. At ang lahat ng mayroon siya ngayon ay para sa kanyang pamilya. Kasama na rin ang kanyang ama. Sino ang makapagsasabi ang dating tirador noon ng tirang pagkain na si Donita Knows, abay bongga na ang kusina ngayon na punong-puno na ng kung ano-anong pagkain. Siyempre, hindi rin siya nawawala ng stock ng bigas. Siguro nagkaiba lang talaga is nabibili ko na yung gusto ko ng galing mismo sa pera ko. At yung binibili ko, hindi lang para sa akin, para sa lahat na. Lalo na sa pagkain. Kasi naranasan kong pagdamutan ako. May sariling sasakyan na rin si Donita. At uy, kahit papaano, nakakolekta na rin siya ng mga signature items at sapatos. Patapos na rin ang construction ng kanyang dream house. Pero isa lang ang sinisigurado ni Donita. Kahit siya ay isa ng makinang na komedyante. So ako, hanggat may taong gustong tumawa, magpapatawa kami. At hanggat may taong gustong makinig sa amin, gagawin namin. Miss Donita, baka magustuhan mo to. Ay, de, no. Ano? No, never talaga ako kapatiti. Ay, dahil pinangakuan tayo ni Donita na we will always laugh with her, saan ka ba namin pwedeng abangan ang Cinderella komedyana ng Maynila? At ngayon nga, sobrang happy ako talaga. Sobrang blessed ako kasi nga, yung aming regular po is ano yun, every Monday, Tuesday, and Thursday. Nako, sobrang, sobrang happy ako. Sobrang blessed ako. Maraming salamat talaga sa TV5, sa Signal, sa Cornerstone. Salamat sa mga kawitbahay natin na palagi nakatutok at nakikipagkatawanan sa amin gabi-gabi. Serve mo, Donita Knows, sa mga biyayang natanggap mo ngayon. Aabangan namin ang mga hirit mo tuwing Lunes, Martes at Huwebes sa Singaling at tuwing Sabado sa Singaling Kids. Para sa kanya, ang mga ngiti at tawa mula sa kanyang mga taong napapasaya ang dahilan ng magandang swerteng dumadapo sa kanya.
Sabayan pa ng positibong pananaw sa buhay at determinasyong huwag isuko ang pangarap. Ang tamang timpla para ang inyong buhay ay maging isang tunay din na happily ever after. I think kung sumuko ako habang binibigay niya sa akin lahat ng pagsubok, feeling ko hindi ko rin matatanggap or makukuha yung mga bagay na kung anong meron ako. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.